Mabuhay Pilipinas! This is Teacher Neri and welcome back to my channel. Halika! Aral tayo! Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Alin nga ba ang tama? Balagtas o Baltazar? Yan ang ating malalaman mamaya sa ating patuloy na pagtalakay. Ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Napakakulay ng buhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Bawat kabanata ng kanyang buhay ay namumukod-tangi. Nagsasalaysay ng mga pangyayaring nagpapatunay ng pagkilala sa kanya bilang isang Pilipino. Si Francisco Balagtas ay isang kilalang Pilipinong makata at may akda. Siya ay kinilala bilang prinsipe ng manunulang Tagalog at itinuturing na William Shakespeare ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Ang sikat na romantikong pag-iibigan ng 19 na siglo, ang Florante at Laura, ay ang kanyang pinakamainam na likha. Si Francisco Baltazar, na may palayaw na Kikong Balagtas o Kiko, ay isinilang noong 2 ng Abril taong 1788. Ang kanyang ina ay si Juana de la Cruz at ang kanyang ama na si Juan Baltazar na isang panday ay nagmula sa Baryo Panginay, Bayan ng Bigaa na ngayon ay kilala bilang Balagtas sa kanyang karangalan mula sa lalawigan ng Bulacan. Siya ang bunso sa kanilang magkakapatid na sina Felipe, Concha at Nicolasa. Natutunan niya ang Katon, Kartilya at Katesismo sa Cura Paroko sa kanilang bayan. Dala ng karalitaan ng kanyang mga magulang, ipinasok siyang utusan kay Doña Trining ng Tondo. Pinag-aral siya ng mayamang Doña. Pagdating niya ng 24 na taong gulang, pumasok siya sa Kolehiyo de San Jose. Nagtapos siya sa degree ng Crown Law, Spanish, Latin, Physics, Christian Doctrine, Humanities, and Philosophy. Isa sa mga naging guru niya, si Padre Mariano Pilapil, ang sumulat ng Pasyon. Sa Tondo, lumitaw ang husay ni Kiko sa pagsulat ng mga tula. Idolo niya ang sikat na makata roon, si Jose de la Cruz o mas kilala bilang Joseng Sisiu. Pinahusay ni Kiko ang kanyang pagsulat lalo na nung biguin siya ni Joseng Sisiu nang minsan magpaayos siya ng tula. Hindi siya tinulungan nang wala siyang maibigay na sisiu. Ang pagtangging ito ni Jose de la Cruz kay Balagtas ang naging daan upang ang ating makata ay magsumikap sa kanyang sariling paraan. Mas pinagbuti niya pa, mas pinaghusay at nagpakadalubhasa siya sa pagsulat ng iba't ibang akda. Bukod sa pagsulat, kinilala sa Tondo ang kanyang pagkamakata. Lalong sumasaya ang mga putungan, dupluhan at bigkasan kung naroon si Balagtas. Ano pat bukang bibig ang binata, lalo na sa mga kadalagahan. Nakatapos ng pag-aaral si Balagtas nung siya ay 47 taong gulang. Lumipat siya sa Pandakan. Doon niya nakilala si Maria Asuncion Rivera o si Celia, isang anak mayaman. Naging magkasintahan ng dalawa. Sa Ilog Beata at Ilog Hilom, doon daw namamasyal ang magsing-irog. Ngunit dahil sa inggit ni Mariano Nano Capule, isang mayamang binata na lumiligaw din kay Celia, nagawan niya ng paraan na maipabilanggo si Kiko. At habang nasa kulungan si Kiko, nagsimula siyang isulat ang Florante at Laura. Ngunit napakalungkot ang balitang dumating sa kanya na nagpakasal na si Nanong Capule at si Celia. Samantala, nagdesisyon si Balagtas na pumunta sa Bataan. Sa Oryon o Udyong Bataan na nirahan si Balagtas mula sa Pandakan. Nahirang siya bilang Teniente Mayor at Juez de Sementera.
Lalo naman niyang pinag-ibayo ang pagsusulat ng mga tula, ng awit, korido, at komedya. Naging asawa niya si Juana Chambeng, isang dalaga na 20 taong gulang pa lamang, mayaman at maganda. Nagkaroon sila ng 11 anak, 5 lalaki at 6 na babae. Gayunpaman, 7 lamang ang nabuhay. Noong taong 1849, iniutos ni Gobernador General Narciso Claveria na ang bawat katutubong Pilipino ay magkaroon ng apelyidong Kastila o apelyidong Espanyol. Pagkatapos nito ay naging kilala si Balagtas bilang Francisco Baltazar. Ang apelyidong Balagtas kasi ay masyadong tunog Pilipino, kaya't ito'y napalitan ng Baltazar na tunog Espanyol. Si Balagtas ay nabilanggo sa 2 pagkakataon noong taong 1856 nang ipahayag ang reklamo ng isang kasambahay na pinutol daw niya ang buhok nito. Ito ay aliping babae ni Alperes Lucas na nagbigay ng reklamo na pinutulan siya ng buhok ni Balagtas. Ipinakipaglaban na mag-asawang Francisco at Juana Chambeng ang kanyang kaso hanggang sa naubos na nga ang kanilang kayamanan, ngunit natalo pa rin sila sa kaso. Siya ay napalaya noong taong 1860 na po at ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsusulat ng tula. Yumao si Balagtas sa edad na 74. Ito yung nangyari noong 20 ng Pebrero taong 1862. Sinasabing sa loob ng bilangguan sa Pandakan, sinimulan niyang isulat ang awit na Florante at Laura at tinapos niya sa Bataan. Sa Pandakan din daw niya isinulat ang paghahandog kay Celia. Ilan sa mga isinulat niyang akda ay ang Almansor at Rosalina, Rosman at Japira, La India Elegante y el Negrito Amante, at Abdul at Miserena. Sinasabing nakapagdidikta si Balagtas ng mga 4 na orihinal na komedya o moro-moro sa isang harapan. Ngunit, sa Bataan, natupok ng apoy ang marami niyang akda. Ang kanyang huling hangarin bago siya mamatay ay walang sinuman sa kanyang mga anak ang sumunod sa kanyang mga yapak sa takot na sila ay dumaan sa parehong mga paghihirap na kanyang dinanas. Sinabi pa niya na mainam pang maputol ang kanilang mga kamay kaysa ang mga ito ay maging manunulat. Si Balagtas ay lubos na pinahahalagahan sa Pilipinas, na ang Pilipinong termino para sa debate gamit ang ekstemporanyong taludtod ay ipinangalan sa kanya, ang Balagtasan. Ipinangalan din ang isang paaralang elementarya sa kanyang karangalan, ang Francisco Balagtas Elementary School na matatagpuan sa kahabaan ng Alvarez Street sa Santa Cruz, Maynila. Naririto ang mapa ng isang bahagi ng Pandakan na kung saan makikita ang mga lansangang ang mga pangalan ay hinango sa Florante at Laura. Doon din nagtayo ng Liwasang Balagtas. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat!